Kumusta naman ang experience niyo sa pag-aalaga sa kanila? Magandang buhay talaga ang pag-aalaga ko sa mga ito. Marami kong mga unforgettable experience na... Katulad ng ano po? Tumatakas kami lagi. Una ko lagi ito gusto mag-siesta. Lagi kami, ipikit niyo yung mga mata niyo! Hey, tutulungan mo. Binibili kasi na ate ko, oh, Joe, Ali, papasok na ako, ganito gagawin mo sa kanila, ito yung chocolate. Pag ano, pakainin mo sila. O pagkakain, toothbrush, tanghali, kailangan matutulog. So, after lunch, tulog na, toothbrush na. Pabantayan ko sila matulog. Nakahiga sila. Nakatayo ako. Tulog na. Pikit. Kagawin ni Tin, makita ko na, ganun na siya. Okay, hihiga na ako. Tutulog na ako. Siya mas tulog. Paghiga ako, ako na natulog. Di ko alam, gising pala sila. Pagdilat ko, wala yung dalawang bata. Paglabas ko, pasok! Naglalaro kami sa labas. Sila. Ako, mabubuntal ko sila ng konti. Wow, konti. Buntal talaga. Grabe talaga. Kaya Uncle Jojo, ano yung pinakamahirap na parte ng pag-aalaga sa kanila? Ito ang mahirap sa kanila. Parang parusa rin sa buhay nila to eh. Pag pinakakain ko sila, parusa. Parang, kung sa ibang bata, pag papakainin mo, tuwan-tuwa, di ba? Sila parang ayaw nila. So, pakakainin ko yan. Ayan, ganyan. Nakabantay lang ako. Ang tagal, isang oras. Sabi ko, bakit hindi naubos siya? Walang tatayo dyan hanggat hindi naubos yung pagkain nyo. So, mapapansin ko, lalo na to, yung pagkain nasa kabilang side, tinatago pala sa ganito, sa akin. Susundutin ko yung bibig niya. Pag sundutin ko ganun, mapupunta naman sa kabila. Ako talagang ginagalit ko, no? Tumakaw ko talaga yung ganyang bibig. Muya! Ganun ko talaga. Muya! Kasi, the reason why na ginagawa ko yun, kailangan ko silang disiplinahin, dahil ako madidisiplina ng ate ko. Binilit po sa inyo. Binilit sa akin. So, kailangan lahat ng sinabi ng ate ko, kailangan gawin ko. Which, nagagawa ko naman. Ayon. Bakit, Uncle Jojo, anong gagawin sa'yo ni Mami Pinti? Ganun din, nguya! Ate ko yun, gusto ko, pag may utos sa, akin, gagawin ko. Mami ko kasi ang panganay. So, parang nanay namin siya. Panganay, Mami. So, may ganun, ano, respeto sa panganay lagi. Mm-hmm. Sa pag-aaral po, kayo din po nag-tutor sa kanila. Siya, okay, Celestine. So, tatawag ang ate ko, Joe, punta ka dito, may trabaho ko eh. May exam si Tin. Okay, punta ko dyan. So, magre-review kami dalawa. Tin, what is ganito? Okay. Para siyang, ang likod na mata niyan, siya nakikinig sa akin. Ko, Tin, ako mapapagalitan ng mami mo pag ko bumagsak sa exam. Kasi review kami. What is ganito? What science? English. So, sumasagot naman siya ng konti, pero kulang. After nun, okay. Ano na, written exam na ako. Ano yung tinanong ko, gagawa ko ng exam? So, paggawa ko ng exam, nagugulat naman ako. Perfect! Wow! Hindi pa rin pay attention yun. Nagulat ako. Hindi, meron akong tendency na ganun. Even up to this day, ako rin, ganun. Yung mga writer, sinasabi minsan... Hindi ko alam yun. Hindi, may mga writer, pag binibrief ako, akala nila hindi ako nakikinig. Mas nakakapag-focus ako yung pag parang hindi ako nakikinig. Ako, ganun ako. Hindi ko kailangan mag-focus. Ma-memorize ko naman siya. Kaya perfect talaga. May talino talagang taglay. Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the i button.